At kayo po ay nakatutok pa rin sa Pinoy MD. Ngayong umagang ito, pagbibigyan natin syempre ng panahon at pagtutuunan ng pansing sagutin ni Dr. Jean ang inyong mga Facebook questions sa amin. So let's start with Dre Frey. Ang tanong niya, Doktora, ano daw ba ang safe na pamparaan ano, para matanggal ang mga balbon sa binti? Kasi balbon daw siya, Doktora. The most practical thing to do is of course to shave. But it will not remove the hairs permanently, no? Ngayon, meron namang tinatawag na permanent laser hair removal, no? So, you can actually get that, no? It will take you about more than siguro mga 5 or more sessions kasi ginagawa ito every 3 weeks, no? So, yung mga iba dyan na mga laser hair removals are in the form of yung tinatawag na diode laser, no? Yung mga iba naman is long pulse laser. So, pwede kang magtanong yan sa mga dermatologist. Pero, para sa akin, Dre, mas importante rin na alamin natin, no? If you are a female, what is it that's causing your pagkabalbon o yung tinatawag na hirsutism, no? Sometimes, ang hirsutism, lalo na sa babae, no? Hindi lang yan dito sa binti nagkakaroon, kundi sa mukha, no? Even dito sa patilya, dito sa may bigote, sa balbas, no, pwedeng magkaroon at sa likura, no? Dahil madalas this is actually caused by a hormonal condition, no, yung tinatawag na PCOS, no, yung polycystic ovarian syndrome sa mga babae. And of course, pwede rin itong mangyari, no, in diabetic patients, in females and in males, no? Kasi kapag tayo diabetic, tumataas yung ating insulin at ang insulin will actually stimulate the ovaries to produce testosterone. And ang testosterone ang nagko-cause ng excessive hair growth, no? And doon naman sa mga lalaki, no, yung mga umiinom na mga testosterones, no, or yung mga hormones, ay pwede rin talagang mag-cause ito ng pagdami ng mga hairs, no? In very rare cases, may mga tumors that can cause this, yung tinatawag na pituitary or pituitary tumors or mga adrenal tumors. Mula naman kay Corazon de la Cruz Salvador, ano ang po pwedeng gawin sa warts na tumubo sa may pilik mata or talukap po ng mata? Medyo mahirap nga naman yun, ano, Doktora? Yung wart na tumubo sa pilik mata, usually ang ginagawa dyan ay kinukoteres yan o sinusunog, no? Minsan naman ay sino-CO2 laser. Pero we would advise na i-cauterize na lang dun sa area ng, kasi malapit ito sa mata, of course. Dahil ito'y nasa pilik mata, pwedeng matamaan ng CO2 laser yung iyong eyeball, no? So unless na meron tinatawag na eye shield, then pwedeng i-CO2 laser. No? So usually, electrocautery or yung pagsunog na mga wires na yan using heat, no? Electrical heat na tinatawag, no? Another thing is, mas concerned din ako bakit nagkakaroon ka ng wart sa pilik mata, no? Ang wart kasi is a form of, it's caused by a virus called human papilloma virus. And when your immune system is down, no, ay maaari ka talagang magkaroon ng warts or dumadami biglang yung warts. Kapag halimbawa, nagkasakit ka or hindi sapat ang iyong kinakain or meron kang mga chronic medical conditions or pwede rin lumalabas ang wart dun sa area na madalas nababasa at natatamaan. Kagaya ng iyong mata, no? Kapag lumuluha or lagi mong nirarab ang iyong mata, probably meron kang allergy, no? Naka-activate yung rhinitis, no? Allergic rhinitis, kaya ka laging nagrarab ng iyong eye. So kung ganon ay dapat din ipatingin mo rin yung mga problemang yan para maiwasan na yung paulit-ulit na pagkakaroon ng warts. Mula naman kay Starla Ronquillo, ano kaya itong tumubo sa tainga niya? Pakita natin yung picture, ha? Ayun, parang merong extra skin, buhol, ano ba yan, Doktora? Due to the limited information na binigay mo, and of course, yung isang litrato lang na pinadala mo sa amin, base doon, no, pwede kasing meron tayong mga hindi lang isang iniisip. Pero mas naglilin tayo dito sa tinatawag na keloid, no? Kasi pag titingnan mo yung parang cyst o tumubo dun sa iyong tenga, ang itsura kasi niyan ay very tense, no? Parang malalaman mo it's very tense and mukha talagang matigas.
because of the veins, no, na makikita mo, and the texture is soft and it looks shiny. So mukha talagang matigas siya, no, and very tense, no. So it's more of, ang tingin natin dyan ay yung tinatawag na keloid, no. Probably if you've had a history of trauma on the ear, no, probably if mayroon kang ear piercing dun sa taas ng tenga mo or nakukutkot mo or nasugata, no, pwedeng tubuan yon ng keloid. Keloid is very common talaga na doon sa earlobe because of the lack of blood supply on that area. Another thing na iniisip natin are yung sebaceous cyst, no. Kung yung sebaceous cyst na yan, pag kinapa mo, medyo malambot-lambot yan, no. And sometimes may lumalabas, no, ng mga discharges. Another thing na common dito sa tenga ay yung tinatawag naman na mga skin tags, no. Although sa itsura niya, hindi mukhang skin tag kasi mukhang ang matigas. Ang skin tag usually soft at usually wala naman nakikitang mga ugat dun sa balat, no. So, ang the best pa rin dyan, Starla, ay pumunta ka sa ENT, no, para masure. And of course, ang ginagawa lang naman yan, if it's a skin tag or sebaceous cyst, ini-excise yan. If it's a keloid, pwede rin tanggalin. And then may mga pinapahin or mga laser treatment para ma-prevent, no, na hindi na magpabalik-balik yung keloid.